baka pwede kayo magpahiram para makapag-race siya. Ano, isa mga overland. Detour, good morning guys. Detour, good morning. Quick race. And talaga intense lang, bugal sa loob. Good luck, Kuya Popoy. Thank you. 20 out. Very cold after. Umabol kayo na kung 320 kayo, pwede pang mag... 220 kilometers! Good luck! Shoutout sa mga Katito Warriors. Yon. Sa Cavite. Yung tropa sa Bulacan, Crossroads. Race hard. Ride safe. Ride safe. God bless. Good luck. Wow! Let's go! Have a safe ride. Have a safe place. Good luck. Okay, so yun, reserva. So, masyadong dumiin sa mga simula kasi kailangan natin. Really had a great start dito sa race na to, na kapit pa ako sa group hanggang makarating kami dun sa first section ng gravel. This route is familiar, kaya lang ginawa namin ito last year, reverse. Pero ngayon, mas matulin pala yung part na to. Kasi nga, start pa lang ng race. Everybody is fresh. Kaya pinilit ko pa rin makakapit dito sa first group na ito na nag-uunahan na makapasok dun sa first section ng gravel. At pagdating sa part na to, nagsimula na yung headwind. Dito na ako nag-pace ng aking sarili. At pagkatapos, hindi ko na rin na-hold yung wheel ng first group. Pero alam ko, hindi pa sila malayo. They are about 15-10 seconds away from me. Kasi sa mata ko, tanaw na tanaw ko pa sila. Pero ewan ko lang dito sa GoPro. Dito ako nagkamali ng desisyon. Kasi sa part na to, iniisip ko na mag-jump dun sa first group. Sakto naman mayroong foreigner na dumaan at naghahabol. So ang ginawa ko, pinilit kong kumapit sa kanya kahit ilang minutes lang. Siguro kung natiis ko, hindi ako naligaw. Ang hirap din ng part na to eh, kasi I'm pushing around my limit.
nasa threshold na yung power ko. Pero I'm not gaining any time dun sa mga first group. Pero alam ko, hindi pa sila ganun kalayo kasi meron pa akong mga natatanaw na nasa unahan ko na unti-unti rin naiiwan dun sa first group. Kaya lang, nung nag-iba na yung ihip ng hangin, nagkaroon ng tailwind sa part na ito, lalo naman akong naiwan na. Dito, nagkakaproblema na kami dun sa mapa, dun sa ruta. Kasama ko dito si Topper, yung teammate ko sa Factor Philippines. Tapos tuwing may makikita kami, makakasabay kami, yun ang agad ang tanong namin. Anong distance nyo? 80? Anong distance nyo? Anong distance nyo? Arrow. 80 kayo, 80? Tatanong natin sa akin eh. Ano katanong kayo? Oo. Itong pave road na to, bago kami kumanan sa pave road na to, sa rerouting ng mapa, pinapakaliwa kami. Pero merong marshal dun sa kanto eh. Yung marshal, pinapakanan kami. Siyempre, kakanan kami lahat. Tapos, kahit na nagdududa na ako, nag-U-turn na nga ako dito eh. Kaya alam pag U-turn ko, si Miss Ariana Evangelista, nakasalubong naman namin. Tapos may kasama siyang isa pang lady na rider. Nagkakaroon na kami ng confusion dito kahit sila gusto na rin bumalik eh. Pero siyempre, sabi ng marshal kanan, nagtanong naman kami, 80? 80 daw, so kumana na rin kami at saka dumiretso. Siyempre, bilang participant ng karera, susunod ka sa marshal. Kasi pag hindi ka sumunod sa marshal, baka mamaya ma-disqualify ka. Nakakalito! Sa part na to, nagtatanungan na kami kung nasa tamang track pa rin kami. Pero meron kaming nakita dito na marshal. Saksi po yung mga kasabay ko, tinanong ko yung marshal. Sabi ko, 80? 80? Sabi niya, yes, diretso. Kaya dumiretso pa rin kami. Ang sabi pa nga niya eh, pasok kayo sa top 20, konti pa lang yung dumaan. Sino ba naman ang hindi gaganaang kumadyak? Eh sinabi sa inyo na pasok kayo sa top 20. Ayun, dumiretso kami ng dumiretso at hindi namin namamalayan. Palayo na kami ng palayo at we are off about 7 kilometers dun sa talagang ruta namin. Parang ayaw na namin mag-race. Kanina pa kami nagre-race pero saan-saan kami dinadala? Lahat ba kayo 80? Yes! 80! 80 nawawala! Mali ang turo! Daming nasasayang na ano oras. This is not a race! This is Odax! Dinadaan na lang namin sa tawa at ini-enjoy na lang namin yung ride. Pero honestly, I am frustrated in this race. Galing pa naman ako sa injury. I had a fractured ribs. Salamat sa Diyos kasi sakto, bago yung karera, eh gumaling ako. At pagdating sa karera na to, alam ko okay na yung pakiramdam ko. Kaya may panghihinayang din ako eh kasi alam ko I did race hard. Sayang lang din yung mga naging effort at nagkaligaw-ligaw kami. I would like to take this opportunity at pasalamatan yung mga nakasabay kong naligaw. Salamat sa effort nyo at sama-sama tayong nakabalik. Hindi ko man nakuha ang inyong mga pangalan. Salamat sa inyo. Salamat at tulong-tulong tayo para makabalik sa tamang ruta. Special shoutout to Topher, teammate ko sa Factor Philippines. He got the record for the longest 80 kilometers gravel race. 100 yung record niya. Buti ako, 95.9 kilometers lang. Sa part na to, pabalik na kami. Kaya naming na-confirm na pabalik na kami, nadaanan kami ng lead group ng 120 kilometers. Imagine yung 120 kilometers, eh nadaanan kami. Ibig lang talagang sabihin na matagal na kaming naliligaw at nawawala. And we still have 20 kilometers para makabalik sa finish line.
Pero okay na din kasi alam namin, konting tiis na lang, patapos na yung karera. At kahit na alam namin, we're not going to get a good chance na makakuha ng magandang result, eh safe kaming makakabalik at makatatapos ng karera. Sayang talaga yung ruta, ang ganda ng Nueva Ecija, napaka-friendly ng mga locals, ang ganda ng panahon. Maliban na lang dun sa malakas na hangin, no? Pero sayang nagka-problema ang organizers dun sa pagmamarshal, dun sa arrows, dun sa mapa, nagkagulo-gulo kami. Again, this is the 80 kilometers gravel race. Pero what I've heard dun sa mga nag-race ng 120, 220, they experience the same problems. Yeah.